lahat, mga kaibigan, mga kababayan, sa lahat ng nakikinig sa live na ito. At wow, salamat sa Diyos sa magandang araw ngayon. Wow, ayan o, medyo uminit na. At ito, mga ano ba ang pag-usapan natin ngayon? Ito ay isa aking meditasyon lang sa aking kung paano ko kaya itama ang aking ginagawa. Ayan. So, paano ba ang paggawa ng tama? Ayan, mga kaibigan. At I came up to an acronym. Acronym ito ng salitang T-A-M-A or sa Tagalog, ta-a-ma-a. Alam nyo kasi, kailangan intindihin natin na ang tao'y walang tama sa kanya. At salita ng Diyos yan. Ang sabi dito sa Ecclesiastes 7:20 ay tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ayan. Andyan din sa Isaiah, ang sabi niya, no one is righteous. And in Romans, if I am not mistaken, ang sabi ng Romans sa 6:23, ang sabi niya doon ay all have fall short of God. Kaya wala tayong pagmayabang sa Diyos. Kaya ang paggawa ng tama ay nagsisimula yan sa Diyos. Amen? Nagsisimulan sa Diyos. Ang ating paggawa ng tama, it's not because mabait tayo, kundi mabait ang Diyos sa atin. Ayan. Kaya ano ba ang gagawin natin para tayo ay gumagawa ng tama? Una, ang letrang ta or letter T. Ayan. Una ay ang meditation ko ay ganito. Talikuran ang lahat ng nakaraan na nagbibigay balakid sa pagsunod kay Kristo. Ayan. Kasi ang sabi niya doon sa 2 Corinthians 5:17, kahit kung sino man ang na kay Kristo, bagong nilalang, siya ay bagong nilalang. Ang mga dati bagay ay nagsilipas na. Narito silang pawang mga bago. Ayan. Kaya kapag ang ating unang gawin para tayo ay ituwid sa ating maginagawa ay ating relasyon sa Diyos, yung pagsuko natin sa Kanya, di ba? Kasi naman, kapag hindi natin sinusuko ang ating buhay, syempre, walang mag-control sa atin. Kaya kailangan yung isang Diyos na makapangyarihan na nagtuturo sa atin. At ang ating Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, na siya ding nagligtas sa atin. O di ba? Kaya kung gusto mo gumawa ng tama, magsimula ka sa Diyos. Doon magbago ang buhay natin sa Diyos. At ang ito pangalawa. Alam niyo, garantisado or garantiya ako na ang buhay natin sa Panginoong Hesus, hindi man perfect ang buhay, nandyan siya na laging gumabagabay sa atin. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, doon tayo na nagagabayan para tayo ay gumawa ng tama. O, letra A. So, una ay yung ta. Talikuran ang lahat ng nakaraan na nagbibigay balakid sa pagsunod kay Kristo. Pangalawa, A,
alamin ang katotohanan. At kay Kristo mo lang ito mahahanapan. Ayan. Kaya alam nyo, ang katotohanan lamang tungkol sa ating buhay ay yung salita ng Diyos na tayo ay isang nilalang, tayo ay isang makasalanan. Iyan ang katotohanan. Pero sa awa ng Diyos, pagmamahal niya sa atin, gumawa ng paraan tayo maligtas. Ang ating Ama gumawa ng, na ang ating Ama sa langit ay gumawa ng paraan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Ayan. Ang sabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi ni Jesucristo. Ayan. So, walang ibang katotohanan kundi ang ating Jesucristo. Siya yung doon natin na natututunan yung mga katotohanan tungkol sa buhay, tungkol sa ating, sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga komando sa atin para tayo ay lumakad ng matuwid, para tayo ay gumawa ng tama. Ayan. At ito, pangat, ito yung ma or M. Ma, magbago ka sa iyong pananaw sa buhay. At ito ay nangyayari lamang kapag yung ating again, yeah, sa relasyon natin sa Panginoon. Balik tayo doon. Ang sabi doon sa Romans, Romano 12, yung sabi niya, renewing our minds. Yung sabi niya dito, huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo na sa pamamagitan ng pagbabago ng isip, ng iyong isip, upang mapatunayan nyo kung alin man mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Iyan. Ayan mga kaibigan, dapat gawin natin yung pagbabago ng isip. Kasi kahit sa tagal nating pagkakristyano, kapag hindi natin nababago ang ating isipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, life remains the same, sabi ng Ingles. At hindi mo hindi mo masyang makikita yung kingdom principles, yung mga salita ng Diyos, dahil nga hindi na bago ang isip. Kaya sa pagsuko natin sa Diyos, required din niya yung ating pagbabago sa isip. Ayan, doon tayo nagsisimula sa lahat ng bagay, sa ating pagsunod sa Kanya, sa ating pagsunod sa Kanyang salita. Amen. At ito yung A. So natapos na yung ta, a, ma. Itong huli na a, letra A. Ayusin mo ang iyong buhay sa tulong ng Diyos na makapangyarihan. Ayan, ito ang A. Itong ta, ma. Ito yung huling letra. Ayusin mo ang iyong buhay sa tulong ng Diyos na makapangyarihan. Sabi ni Jesus doon sa Juan 15, apart from me, you can do nothing. Ayan. Kaya ang ating pag-aayos ng buhay ay sa pamamagitan din ng ating pagsunod kay Kristo. Yung pananampalataya natin, by faith yan na tinanggap natin si Jesus bilang ating tagapagligtas. At doon magsisimula ang pag-aayos natin ng Diyos sa ating buhay. Ayan, Diyos ang makapangyarihan at siya lang ang makapagbabago sa ating buhay. Ayan. Napaka ang galing ng Diyos. Napaka yung
Gusto niya tayong ayusin. Gusto niya tayong pagandahin. At dahil diyan, at diyan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga salita, o di ba? Ayan. Sa Juan Kapitulo 15:5, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo sa akin ay wala kayong kung kayo'y wala sa akin ay wala kayong magagawa. Ayan. So ganyan po mga kaibigan, mga kababayan, para maranasan natin ang tunay na kapayapaan, tunay na pagpapala na nanggagaling sa Diyos. Ito, makipagrelasyon tayo sa Kanya by faith, by grace, tayo ay Kanyang pabor. Ang wow, ang grabe kapag nasa Diyos tayo, andyan yung pabor, andyan yung protection, andyan yung kapayapaan, nandyan yung pagmamahal. Di ba? So, ito mga kaibigan at naway nakapagbigay ako ng konting inspirasyon kung paano tayo gumawa ng tama. At ginamit ko yung acronym na yan, yung word na tama. T or ta-a-ma-a. Ayan. Madali lang yan. Yung talikuran mo. Ta or T, talikuran mo. Ang lahat ng nakaraan na nagbibigay balakid sa inyong pagsunod sa Diyos. Alamin mo ang katotohanan na kailangan natin ang Diyos. Ayan. At magbago tayo sa isip. Kasi iyan ang number one na doon tayo mag-submit sa Diyos. At ang A, ayun, yung ano yung last na A? Ayan, yung ayusin ang buhay. At ang mag-aayos lang sa ating buhay ay ang makapangyarihang Diyos. Amen. Ayan, at hanggang dito tayo mga kapatid, mga kaibigan. At hanggang sa muli, at pwede din kayong magkomento sa baba at mag-subscribe din. Kung first time din ninyo ay pa-subscribe din mga kapatid at ma-update kayo sa susunod na video natin. Ayan, ito ay from time to time ay mag-share tayo ng Word of God. At kasi ito lang ang isa sa mga sandata natin, ang Word, ang salita ng Diyos, para malabanan natin ang pang-araw-araw na pagsubok sa buhay, mga challenges, mga hamon sa buhay. Amen. Okay, so God bless at maraming salamat. Ingat sa mga lakad at God bless. Ayan.